isang magpagpala at magandang buhay para sa ating lahat. Mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarangay, mga ka-OFW, mga ka-inuman, isang napakagandang araw para sa ating lahat. Ngayong oras na ito at ilang susunod na minuto ay ating pag-uusapan ang tungkol sa pagbabudget. Dito, ating pag-uusapan, bale, ang laban. Ang taong nagbabudget versus taong hindi nagbabudget. Ayan, simulan natin. Well, ang pagbabudget ay isang tool para magamit natin sa kung saan mapupunta ang ating kinita, ang ating sweldo, ang ating income. Hindi pa man dumating ang ating sweldo ay nakaplano na tayo kung ilang porsyento ang mapupunta sa ganon, ilang porsyento sa ganon, at ilang porsyento sa ganon. Halimbawa, ang allowance ng para sa ating mga pagkain, sa edukasyon ng mga bata, sa ibang mga bagay, sa ating mga leisure, o kung OFW ka, kung magkano ang matitirang allowance at magkano ang i-re-remit. Ayan, katulad ko bilang isang OFW ay mayroon akong porsyento na nire-remit kada sweldo. Ayan, mayroon tayong kasama dito. Si John, ang kanyang pagbabudget ay ganito ang porsyento. Sa 100% niya, 50% daw kalahati ng sweldo niya ay para sa kanyang uniko hiho, isang anak lang kasi. Ayan. At ang 15% ay para sa kanyang allowance paglilibot dito sa Hong Kong. At ang 35% ay meron siyang edukasyon para sa kanyang mga anak. May porsyento sa kanyang savings at mga project. Napakaganda, ginagawa daw niya ito ng nakasulat. Sabi nga, alam na this, yung hindi nagbabudget naman, siguro, bara-bara lang, by walang sinulat na budget. Basta pagtanggap ng sweldo, gastos dito, gastos doon, ang nangyayari. Marami sa atin ang nakaka-relate sa ating topic. Maaaring ang iba sa atin ay maganda at nagamit ng gusto ang tools na pagbabudget. Napakahabang usapin ito. Ngayon, i-itemize na lang natin ang mga katangian ng isang nagbabudget at ang basically magiging resulta. At ang sa kabila naman, yung hindi nagbabudget ay tatalakayin din natin. Unahin natin ang hindi nagbabudget, kung ano magiging resulta, para naman magkaroon tayo ng isang senaryo na nagkawindang-windang, pagkatapos ay nagkaroon ng solusyon sa kabila. Una, number one, kapag hindi nagbabudget, sira ang budget, hindi mo malaman kung saan napunta ang iyong kinita. Saka mo na lamang marirealize after 2 years siguro ng kontrata mo, kung OFW ka o kung sa local man sa Pilipinas, ay ma-realize mo na lang anong nangyari sa 2 taon mo, 5 taon mo, sa span na years na nakalipas. Number 2, kapag sira ang budget, siyempre hindi mo na inaalintana, hindi mo na pina-prioritize kung alin ang dapat pagkagastusan. Basta nagustuhan ng isang bagay,
Maaaring may sale dyan, sale dito, na gustuhan mo, or sa gadget naman, may nakita kang updated na mobile phone or smartphone, ay bibilhin mo dahil mayroon kang pera. Ayun, ang pagkagastusan, hindi mo na alintana kung saan mapunta. Bahala na, bay. So, ang isa pa, kapag hindi nagpa-budget, ay hindi mo iniisip, hindi mo na tinatansya kung bahala na, kung may sobra. Ngayon, kapag ikaw ay nasali sa usaping savings, ang katwiran mo, eh kung may sosobra, yun na lamang ang matitira o savings. At saka kapag hindi nagbabudget, talagang kapag naisipan mo, ay nagastos ka talaga. Hindi ka na magdadalawang isip dahil tira ng tira. Marami sa atin ang nakaka-relate ng ganitong sitwasyon. Ang ating napag-usapan ay bilang eye-opener lang or bilang bagay na maaari nating pag-isipan kapag tayo nag-iisa. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi nagpa-budget? Siguro, napakasaklap lang kung paglipas ng panahon, 5 taon, 10 years, hindi nagbabago ang ating kalagayang pang-pinansyal. Marami pa tayo sanang tatalakayin, pero dahil gusto natin ang ating video ay nasa 10 minuto, mayigit lang, so-shortcut na natin ang ating usapin. So far, ang mga kapintasan ng hindi nagbabudget, ang obvious reason ay walang ipon, walang project, walang natitira para sa sarili, maaaring o pang retirement, or basically siguro walang investment. Ganon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang pamumuhunan at investment. Ngayon naman, para dahil nagkaroon na tayo ng konting eye view sa mga sa hindi nagbabudget, ay pumunta naman tayo sa isang napakaganda kapag ang isang earner ay nagbabudget. Okay? Ito, exciting ito. Kapag ang isang tao ay nagbabudget, obviously, masaya siya. Blooming siya palagi. Ang isang nagbabudget ay bago matanggap ang sweldo ay nakaplano na, nakasulat na sa isang papel. Hindi siya nag-work hard sa isip lang. Talagang sinusulat talaga. Kung saan mapupunta ang kanyang income. Ang ilang porsyento, tulad ng sabi ko kanina, ay mapupunta sa sa pagkain, food allowance ng family, sa edukasyon ng mga bata, may portion pang retirement, at may portion na ilang porsyento para sa investment in the future. At ang isang smart na nagbabudget ay nagpa-prioritize. Ano niya kung ano ang dapat unahin. Ang pinaka-importante ginagawa niya ay mag-save muna. Ang unang savings, ayun, yung portion para sa edukasyon ng anak niya kung bata pa, yung kanyang gustong project at kanyang future investment. Nagse-set aside siya ng amount para matustusan ito. Buhay na buhay talaga ang kanyang goal. Dala-dala niya nung siya'y nag-abroad mula sa atin, dala-dala niya ang kanyang plano. At ang lahat ng yan ay nakasulat. Kumbaga, meron nang siyang magna carta. Ang isang smart na nagpa-budget, talagang kung ano ang kanyang budget sa loob ng isang buwan, hindi siya lalampas doon.
maaaring accidentally ay nagastos niya, ay hahanap siya ng paraan maaaring mag-part-time para ma-recover yung kanyang budget na nagasta ng hindi sinasadya, pero basically doon sa kanyang nakasulat na budget ay nag-i-stick siya doon. Ang smart na nagbabudget ay talagang sinusuri kung alin ang importanteng mahalaga na gastusin. Malaking porsyento kapag ang sinulat niyang budget, yun at yun ang kanyang susundin. Okay, yan ay patikim lang. Kapag susunod, magkakaroon tayo ng part 2 ay ating tatalakayin, lalo na ang magandang pagbabudget. Lalo na kung kayo ay mag-comment sa baba at magbigay kayo ng paksa tungkol sa pagbabudget. Or kung ang mga expert natin pwedeng mag-advise at sa susunod talakayin natin. So ayun, ang isang smart na nagpa-budget obviously ay mayroong savings para sa investment, retirement, kanyang mga projects, mayroon yan kasi ang kanyang tools ay isang effective budgeting. Okay? So, salamat sa ating pagtalakay. Sa susunod ay sisigapin nating mapunuan ang iba pang mga pagkukulang sa video na ito. Okay? Salamat! Ito, tingnan natin ang isang sample budget. Ayan. Para sa isang pamilya na mayroong isang anak at bata pa ang pamilya, kaya maliliit pang porsyento or konti ang mga patak ng pagbabudget, pero in the long run malaki ang masisave nito. Ayan, so ganito, tingnan natin ang kanyang pinaka sa 100% kita. Ayan, 5% sa church o charity, 10% para sa kanyang future investment or mga plano, kasama na doon yung retirement siguro, 15%, ayan, allowance na personal niya dahil ito isang OFW sa Hong Kong, 50% ang remittance para sa kanyang anak dahil isa lang, 10% na emergency fund or revolving fund just in case kulangin sa ibang mga bagay, 5% insurance na napaka-importante para sa protection mapa dito or sa Pilipinas, at syempre yung educational plan para sa bata. Ayan, ang kabuuan 100%. Iba-iba mga kapamilya ang sitwasyon ng mga tao, iba-iba ang income ng mga earners, kaya nasa sa inyo kapag ang ating payo isulat, gumawa ng budget. Okay, so tingnan natin ang kagandahan ng isang smart na nagbabudget. At syempre iba-iba ang size ng family, iba-iba yung gastos. Isa lang ang anak mo, ganyan siya. Pero kung ang anak mo 5, 6, 7, 10 o 12, ewan, bahala ka na.